Yun, syempre, sa tagal na rin namin, hindi nga namin napansin eh. Actually, hindi na. Parang time flew by so fast. 10 years na pala. What? Hindi ako sanay na kinukuya dyan. Hindi na ako yung parang, hindi na ako yung nahihiya sa mga ibang mga bands na mga ka-senior sa amin. Kumbaga kami na yung medyo nasa, hindi pa naman siguro kami yung pinakamalayo na. Pero, kuya, hindi. Oo. Malapit na maging. Kuya pala. So yun. Medyo, pero ngayon, syempre, sobrang grateful pa rin namin. And dahil nga 10 years na kami, parang feeling namin it's time for us to give back to people. Kaya gusto namin bigyan sila ng malupit na free na concert sa SM Kansa, sa Cavite. Kasi, kaya din Cavite, kasi mga taga Cavite talaga kami. So, yun yung pinapapalapit na... Home part. Oo, oh, home part. Yun yung pinupunta-puntahan namin ng 10 years na yung Agsunta Studio kasi sa Cavite. So, yun. Yeah. So, lahat kayo friends na talaga since college? Oo, oh, since nung nasa CSB. CSB kasi mo na. Kami po magkapatid. Hindi ba may friends? Who's na yung ano? Di ba yung name ng band niya after teacher? Yes. Yeah. Siguro. Sana mo. Baka message ko. Hmm. Parang okay naman siya. Sobrang healthy naman niya. Parang kakapalit niya lang ng profile picture. Yung touch pa kayo. Yeah, oh. Friends kami sa ano sa Facebook. Kasi pagka-graduate ka na sa course, pwede ka nang ma-admin ni Miss Ache. Pangalan niya kasi talaga sa amin, Miss Ache. Pero ang totoong pangalan niya, Agnes Asunta. Pero friends kami dahil mga pagka-graduate na, pwede ka na maging friends sa Facebook. Oo, so friends kami sa Facebook. Updated din naman siya, masaya naman siya. So after 10 years, paano nag-evolve yung music ng Agsunta? Siguro ngayon, kung mapapansin nyo, actually, parang it's been two years na ba? Yeah. 2 years na since na hindi kami nag-upload ng mga covers. Mga contents namin. Kasi parang this time, gusto naman namin na yung sarili naman talaga namin music yung ma-promote namin. Kasi parang thankful kami dun sa lahat ng views, sa lahat ng years na meron kaming naging views dahil sa mga covers at sa mga artists. Pero dahil nga nagmamature na rin yung music namin, yung band namin, gusto namin na mag-ialay sa tao ngayon yung talagang sa amin naman. Yung, alam mo yun, yung feeling kasi na ang kinakanta ng tao sa mga gigs is yung mga original. Iba din talaga yung feeling. Which is, ngayon, natutuwa kami kasi kahit na hindi na kami nag-upload, sa mga tinututugan namin mga provinces, naririnig namin yung mga kanta namin nung hindi na ako, alas 12, hindi man lang sinabi. Kahit pa paano talagang meron talagang mga kumakanta ng mga tao ng crowd. So, yun yung hinahanap namin na feeling. So, more on parang self discovery naman na ito ng Agsunta. Parang more on the original side naman. Bago. What have you been doing the last 2 years? I mean, of course, not uploading content that long might have, you know, made your career per se a little quieter than usual. What did you do in the past 2 years? Did you write songs? Did you band songs and also record them? And are you releasing more of them now? Yung 2 years na yun, siguro isa sa mga pinakinabisihan talaga namin is being on tour. Sobrang dami namin napunta, parang nalibot na yata namin yung Pilipinas halos within those 2 years. Pero at the same time, yes, marami kaming mga nakabangkong mga songs and talagang gumawa kami ng gumawa ngayon. And marami kayong dapat abangan ng mga songs na ilalabas na namin this time na talagang puro originals na kami. Tsaka may na-release na rin tayo within the 2 years. Yeah, oh, meron din. Pero ngayon kasi mas magiging aggressive na kami sa mismong pag-upload namin ng originals na kami. Medyo heartbreak songs yung parang naging medyo signature ninyo. Will it change now that, you know, kasi 10 years na rin, eh. You know, well,
May feeling akong meron kayong dapat abangan sa next namin na i-release. Kasi di ba nakilala na kami ngayon masyado sa pagiging mapanakit sa mga magsasakit na songs. So, marami kayong dapat abangan actually. Pero yun nga, hindi ko pa pwede, siguro feeling ko hindi ko pa pwede sabihin na talaga. Pwede ba? Pwede ba? Oh, yun. Ah, sige. Sa April 8th, meron kaming, actually, meron kaming ilalabas ngayon na song na sobrang iba naman sa naging image namin. Kasi itong song naman na to, para naman to sa mga in love na mga. Kumbaga, iba na. Ibang, hindi na to masakit, ano na to, kampakilig. Kampakilig na song naman yung mga ginagawa namin. Bakit reflection ba siya dahil in love lahat? Napag-desisyon na namin. Kasi actually, pinag-usapan talaga namin nga pag ng masinsina na parang ano ba to? Parang ano ba? Gawin ba natin to? O hindi? Kasi alam namin na sugal. Sugal yun. Pero nga, dahil iisa kami ng goal na gusto namin sarili naman namin. Ano siya? Kumbaga, worthwhile yung hirap. Kahit na alam namin na mas mahirap. Mas mahirap talaga. Pero ang nasa isip namin, nahirapan din naman kami noon. Kumbaga, we're just gonna do it again. Pero, this time, yung talagang sa amin naman. And, masasabi namin, lalo na kung maaabot man namin yung talagang magkaroon kami ng sobrang lalang mga hit songs, masasabi namin na talagang, wow, grabe. Grabe, in our world talaga natin. So, yun yung... Pero ang maganda ng streaming numbers sa Spotify original. So, feeling or happy na ba kayo doon? Do you want something syempre, bigger? Syempre happy kami and grateful kami palagi sa lahat. Lahat-lahat ng mga nakikinig sa amin. Pero, kumbaga, siguro sa amin na nag-goals to. Kumbaga, happy kami sa mga numbers na yan. Sobrang happy kami na merong mga nakikinig sa amin. Merong mga nag-support sa amin. Pero, sa amin as a goal namin sa band. Parang, we always want to do more. We always want to step up lalo yung game na. So yun yung challenge din actually sa amin as a band. Dung sa 10 years mo, naging smooth lang ba yung relationship ng grupo or may mga clashes din, may differences din? Maraming mga clashes and maraming mga setbacks, maraming mga pangyayari na mga hindi mo inaasahan. Pero siyempre, all in all, alam naman namin lahat na kahit na ano pang mangyari, ang kailangan lang talaga namin isipin is kailangan buo kami. Kumbaga, lahat naman ng ano yun eh, kumbaga lahat naman ng mga banda, lahat naman ng mga grupo, kahit family, diba, kahit mga relationships, lahat naman yan laging merong setback, laging merong mga ganyan. Pero mag-end lang yan or magkakaroon lang yan ng kahihinatnan kung magdi-decision, di ba? Ganun lang yun. So, kumbaga kami, ang nasa utak lang namin lagi, ito yung talagang binuo na namin and pangahawakan talaga namin ito. Kasi talagang naging, para na kami magkakapatid. Ganun na yung nangyari kasi syempre, tumanda na kami sa isa't isa. Nakita namin, ito, nakita ko itong sobrang pautoy pa talaga. Di ba? High school. Yun, eh. Tapos ngayon, mga bigotilyo na kami. So, parang, alam mo yun, kumbaga, normal sa magkakapatid na mayroong mga ganyan, may mga tampuan. Pero, family is family. Always. Yung madaldal ko ngayon. Bakit siya pasaway? Hindi madaldal lang. Mukha lang. Pero may point na parang muntik na talaga kayong mag-disband? Hindi naman. Wala naman point na yun. Kumbaga mga tampu-tampuhan, ganyan. Okay. Pero lagi kasi kami nag-resolve into usap-usap. Okay. Lagi naming napupunta sa ganong situation na hindi maaabot sa ganyan. Laging pag-uusapan namin. And syempre, lagi naman kami nagkakaintindi. Kumbaga, ano man,
parang adjustan ng isa't isa. Palagi. Na palaging ganun yung mga eh. Is there currently a label that's handling your music or are you more of a label? Wala. Is that the decision that you made? Or yes, yeah. Parang gusto naman namin yun mag independent venture. Gusto ko yun yung magkakasunod na international concerts na may jamming with a local band. If ever meron na kayong good international magkaiba ata tayo eh. Ako sige na ano magkaiba niyo ako kasi ako hindi band ano solo Post Malone sobra kaya lang kasi Post Malone yun siguro akin ikaw yun 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 Ayo yan. Korean din po. Ayo. Ako po si Justin Bieber. So, K-pop at US pala. Putik! Super tour! Sige ba? Tayo ba? International naman yung tanong. Sinagot lang natin yung tanong. Tama. Pero super OPM tayo. Yung songs nyo ba? Parang kayo rin yung composers? Yes. Ah, so as songwriters rin na talaga yung big adventure. Like kayong apat or? Lahat kami nagsusunod. Like one song collaboration of four? Iba-iba po eh. Meron kaming mga songs na talagang apat kaming parang generate namin. Tapos meron din kami mga songs na from kanya-kanya. From sa akin lang, or from sa kanila. Tapos ipapasa. Parang, oh ito, may bagong song. Sorry, follow-up lang sa question niya about yung label, no? Good breakup naman with Star Music. Yes. Anong parang, paano lang yung naging farewell? Tsaka how did they show their support then na you're venturing into another chapter? Actually, parang wala naman yung naging farewell na kailangan. Kasi parang okay na okay pa rin naman. Parang nag... From time to time, nakatugtog lang namin sa Sir Rocks. Yeah, Sir Rocks. Yeah. So parang ang nangyari lang, di lang na kami nag-re-contract. Ganun lang. Pero hindi naman siya rin yung talagang ano. In all those 10 years, ano nagbago? May mga, ano mga milestones yung na-achieve niyo? May asawa ba? Ay! May naging tatawa ba? Ano? May engagement. I just got engaged. Yes. Congratulations. Yes. dahil sa edad din. Kababae lang ba yung may sexy? As long as we can do music, siguro, we want to do this as long as we can. The new material that you mentioned earlier, are there gonna be like may English songs that I can consider? Meron na kaming mga English songs noon pa, pero di lang namin nare-release. Pero so first album natin may dalawa. Would you mind challenging? And are you making it like a challenge to ultimately become like an international? Of course. Siyempre, yun yung biggest dream namin. The end goal. Pero outside ang sunta mo ni kanya-kanya din ba kayo? Musical projects? Meron din. Mga content kanya. Tsaka mga businesses siguro. Kasi meron din silang mga businesses. So, how are you adapting pala? Kasi right now, nagtatry kaming sumabay sa mga TikTok, sa mga nagti-TikTok. Although di namin kaya yung sayaw eh. Parang hindi talaga bagay. Tinatry sa amin. Hindi talaga eh. Pero yung mga content na hindi naman yung mga sayaw-sayaw. Pwede naman siguro. As much as nagbabagay sa amin, ginagawa. Oo, yun. Pero how do you feel na ang dami na ngayon ganyan klase ng platforms pwede lang dumiretso yung mga artists hindi na kailangan ng mga middlemen? Actually, that's for me, that's an advantage for the music industry lalo. Kasi more opportunities. More engagements palagi.
kumbaga, for example, meron akong napansin yun dyan sa TikTok na yan. Kahit wala pa kami sa TikTok, may sumikat sa TikTok na parang challenge na yung cellphone nila. Kasi yun yung tugtog ng drums nung sa nadarang na kinover namin. Tapos biglang, bakit ka? Basta naging challenge sa TikTok yun. Tapos wala kami sa TikTok. Tapos meron na lang nag-tag sa atin na parang random na ano. Parang, Kuya Jai, ito yung ano nyo. Tapos ang daming gumawa ng mga random na tao. Sobrang random. As in mga, siguro ang nakita ko doon mga nasa 900,000 na mga tao yung gumawa. So parang feeling ko, it's an advantage for us, for Agsunta. Kasi kahit isipin nyo, kahit wala kami dun, andun yung ginawa namin dati na content. Sa magustuhan nila. Oo, kaya may ako, eh, parang sa akin lang naman, parang feeling ko, isa yun sa dahilan. Kaya sa mga provinces na mga tinututugan namin, alam pa rin nila yung mga ginawa namin. Kasi nakita pa rin nila kami sa TikTok, although hindi na kami nasa TikTok era. Kumbaga, nandun kami sa YouTube era pa eh. Pero, oo, di ba? Pero dahil sumigat yung mga ganung mga content sa TikTok, andun pa rin, kumbaga, naririnig pa rin kami sa mga provinces. So, para sa akin, advantage siya. I'm sorry to bring this back. Parang may kinalaman ba sa hiatus nyo and for producing original songs yung naging controversy nyo before about copyright? Wala naman. See, wala before naman. That, oh, may, or actually, when that happened, nasa Star Music na kami, we had an album and multiple releases na. So, ano na lang. Pero what have you learned from that issue? Well, ang siguro ang pinaka na-learn namin sa issue ngayon is you have to be really, alam mo yan, kailangan mong isipin palagi lahat ng mga ginagawa mo. And lagi mong din iisipin na hindi naman lahat ng sinasabi ng tao is tama. Kumbaga, internet will always be just the internet. But the real life of us is always gonna be real life. So, kahit ano pang sabihin ng marami or sabihin ng mga social media or random na mga comments, hindi na namin siya tinitake at heart. Kumbaga, ngayon, we've learned that you really can't please everybody, you know. But, as long as may mga nagmamahal sa'yo, palagi sila, pabalik. And, parang para sa amin, huwag mo na lang i-harbor yung negative. Kumbaga, yung negative, eh, nandiyan na talaga yan. Wala tayong magagawa. Kumbaga, yung negative, it's part of life. Kumbaga. So, ang ginagawa namin, ang na-learn namin is how to live with the negative and just walk and just, you know, go on. But did it somehow affect your relationship with other bands? Hindi naman. Wala naman. Sobrang okay. Mas naging tropa nga po namin yung senior. Yes. Okay, good. Yes. Tsaka ano po, clarify, wala naman po kaming naging problema sa copyright. Yeah, oo. Oh, so, okay. Lahat po. Ang ano nun, pre-private namin yun. Yung live is mission deleted or anything. Yeah. Kasi pre-private namin because of the mga hate. Kasi nung time na yun, syempre parang bago pa lang kami din nun, mga ilang years pa lang kami na MSB. So nung time na yun, yung natanggap namin na hate, nagulat kami. So parang sobrang lalang hate niya na parang, shit, sakit. Mm-hmm. Pero ngayon, wala eh, parang may kalyo na. So yung copyright na yun, we would have been taken down if there were actual... Pero until now, ba naka-private pa rin yung videos? Actually, 2019 pa po, binalik na namin. Oh, okay. Kumbaga, parang 3 months or 4 months lang yata yun na naka-down. Kaya with the copyright issues, if they were, parang kung may grounds talaga, Google na mismo, YouTube na mismo. Yes. So, it was all even... Parang napaano lang siya, napalaki siya. Napalaki lang. Okay. Because of the people. Mga dagdag na po. Oh, yeah. After 10 years, is acting something you would consider? Oh my God. Open. Oh, okay, Sir Perry. Pero sinasabi ko sa kanya, kasi ako talaga, balak ko talagang magpaganda ng sobrang katawan.
Kasi kasi pagod na ako maging mataba. Alam nila yun, alam ng mga to yun. Pagod na ako maging mataba. 10 years na yan. Oh. 10 years na rin. Pero ngayon. Basta, pag, siguro pag naabot ko yung magandang katawan, ayun, sige, let's go. Why not? Yeah. Open to all opportunities. Oo, oh, siyempre na. Thank you. Speaking of Sir Perry, Ay! Ay, Sir Perry! Sana okay lang mo siya sabi ko. Nakalive po tayo sa TPL Entertainment. Hello, Sir Perry! Kailan ka namin makikita ulit? Sa mga nanonood po, so pa siya. Ay, hello sa mga nanonood. Di magsuda! What's up? So dynamics ng band, how do you define your roles? I mean, kanina kasi very clear naman na pagdating sa pagpe-play. Like, you're the nagda-drum, vocalist, ganyan. Pero kapag kakunyari yung nag-reverse kayo, or behind the scenes, paano yun? Sino yung mas leader? Sino yung mas...